Sinagip ng pulisya ang aktres na si Ana Halandoni sa isang hotel sa Tagaytay City kung saan dinitan at binugbog umano siya ng boyfriend na si Kit Thompson. Kasalukuyang nagaganap ang imbestigasyon ng Women's Desk ng Tagaytay City Police tungkol sa kaso ni Kit Thompson at ng kanyang girlfriend, ang sexy star na si Ana Halandoni. Nakausap ng Philippine Entertainment Portal sa telepono ngayong Biyernes ng umaga, March 18, 2022, ang isang police officer ng Tagaytay City Police. Sinabi nitong ganap na 6:29 AM nang makatanggap ng tawag ang 911 tungkol sa isang babaeng sugatan at humihingi ng tulong pero hindi pa sila makakapagbigay ng detalye dahil hindi pa tapos ang imbestigasyon. Mabilis na rumspond ang Tagaytay Police kaya napag-alamang si Ana ang biktima sa insidenteng nangyari sa Omega Hotel sa Caym. 54, Emilio Aguinaldo Highway, Silang Junction South, Tagaytay City. Isinugod si Ana sa Tagaytay Medical Center para gamutin, samantalang dinala si Thompson sa Tagaytay Police Station para imbestigahan. Bago nailigtas si Ana, nagawa pa nitong humingi ng tulong sa mga kaibigang pinadalhan niya ng litratong magpapatunay na sinaktan siya dahil sa mga sugat sa mukha niya. Please help me. Please call police. Keith is killing me. Please please help me. Nagmamakaawang mensahe ni Ana. Nagbili ng sexy star na huwag siyang tawagan sa kanyang cellphone dahil baka magising ang boyfriend niya. Tinawagan din ng pep.ph ang Omega Hotel at nakumpirma naming dito nag-check-in si Nakit at Ana. Pero hindi nagbigay ng impormasyon ang hotel staff na aming nakausap dahil tanging ang kanilang mga guest ang nakakaalam sa mga tunay na nangyari sa loob ng kwartong tinuluyan ng dalawa. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas ng isiwalat ni Kit sa kanyang Instagram account noong December 15, 2021 na may relasyon na sila ni Ana. Ikinagulat ng mga kaibigan ni Nakit at Ana ang balita dahil hindi nila inaasahang haantong sa pisikal na pananakit ang relasyon ng dalawa. Si Kit ay kilalang aktor na unang nadiskubre nang maging housemate siya sa ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition 4 noong 2012. Bandang 2014 nang pansamantala siyang nawala sa sirkulo sa showbiz. Ilang taon siyang nanirahan sa Amerika bago muling nagbalik showbiz noong 2018. Kasama si Kit sa cast ng Philippine adaptation ng K-drama na Flower of Evil na pinagbibidahan ni Napiolo Pascual at Lovie Po. Ipinakilala si Ana bilang isa sa mga aspiring sexy star sa paglaki ko gusto kong maging porn star noong January 2021. Pero nagpa-release mula sa kanyang kontrata sa Viva dahil hindi ang pagpapasexy sa pelikula ang career na gusto niya. Noong November 2021, inanunsyo ni Ana na movie producer na ito dahil bukod sa pagiging bida, siya ang financier ng kanyang launching movie, ang erotic thriller na Manipula. Ano ang masasabi mo sa video ito? Mag-comment na at huwag kalimutang mag-subscribe.